Are you curious? From now on, we will tell you in detail. Atomy Hemohim was born in Korea Atomic Energy Research Institute. A total of 50 billion won was spent on research. Biotechnology researchers participated. Angelica, Cnidium, Peony. To discover these three combinations and find the optimal ratio, took 8 years. It all began with 8 years of Korea Atomic Energy Research Institute's research projects. A shocking amount of 5 billion Korean won was invested as research funding, but a small amount to kick off the beginning of immunity. Researching tirelessly paid off. In South Korea, USA, Japan, 4 European countries, and more, with the acquisition of 21 patents worldwide. In South Korea, it is the first individually approved health functional ingredient that improves the immune system. USA, Singapore, Australia, Mexico, Russia, etc. The world is already experiencing the new immunity of Hemohim. They know what's good. Number one for single product sales in the industry for 7 consecutive years. 220 million packages per year. 7 packages per second even now. 419 boxes of Hemohim are sold every hour. Experience the power of immunity, shown by these various numbers. Only for immunity. Atomy Hemohim. Now for our first speaker, who is a firm believer in Hemohim and very enthusiastic about promoting the goodness of our Atomy products. She is a graduate of Doctor of Medicine from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. She had her residency training at the Department of Anesthesiology and Pain Management of Dr. Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Likewise, she received her training in intervention pain management from Empire Medical Training in Florida, USA. She also took her Master of Business Administration in Health Administration at the Ateneo Graduate School of Business. At present, she is the hospital administrator and concurrently served as a board member of Fairview General Hospital Incorporated and an active consultant in the Department of Anesthesiology. Thank you for attending this Hemohim Forum. I am Dr. Reynalda Napalang, Diamond Master from Fairview Laga Center, a physician by profession with anesthesiology and interventional pain management as my specialization. I came to know Atomy in 2019. Since then, I have a lot of reasons to thank God. I am thankful to God for having given me the opportunity to strike a beautiful friendship with Sharon Rose Master Dina Lee. She was instrumental in finding my new mission, my new purpose, that is to let many people know the good effects of Hemohim. For over 26 years now, I have been a physician and 22 years as an anesthesiologist. I am thankful to God for allowing me to know my purpose, to help the sick, to put them to sleep while in surgery, to make them emerge from sleep smoothly, and to ease their pain. I wake up each day with a purpose, and now I believe I am indeed more blessed to have found another purpose, that is, to let everyone know the products of Atomy, to help everyone, including myself, to have a healthy lifestyle change by using Atomy nutritional, beauty, and household products. For every disease, there is an Atomy product that can help with all natural ingredients to educate people about Hemohim. I want to reach as many people as I can so that they can will learn more about Hemohim and all the products of Atomy. That is my new mission. So these are the people that I personally know. This is a pediatrician in Laguna.
She was diagnosed in 2021 with ovarian cancer stage 3C. And yung second picture po, while nagki-chemotherapy, radiation, and then ito po, in 2022 December, cancer-free na siya. And now she's back into practicing her specialty as a pediatrician in Laguna. Next slide, please. This is the sister-in-law of my florist. She was also diagnosed with breast cancer, stage 3C in December of 2021. Surgery was done in our hospital. Then after that, she had her private oncologist in Cavite while taking Hemohem also. Now, she is cancer-free. Next slide, please. Ito po, kapatid po ng husband ko. She's my sister-in-law. She's 67 years old, diagnosed with breast cancer stage 3C in January of last year. And then she underwent chemotherapy and radiotherapy in a government hospital sa Jose Reyes Medical Center. All for free po ang gamot sa Jose Reyes. Basta available po yung chemo drugs na kailangan using yung PhilHealth, and hindi po siya nawawala ng Hemohem, probiotics, and calcium. After 21 cycles of chemo and 11 radiation, she is now cancer-free. Okay, for our next speaker, may I have the honor to introduce our next and last speaker, actually. She finished her Doctor of Medicine from the Virgen Milagrosa University of San Carlos City. She had her residency training in internal medicine at the University of Perpetual Health Medical Center in Las Piñas City, and she is a fellow of the Philippine College of Diabetes Educators as well as of the Philippine Society for Quality in Healthcare. She has served as president of the Medical Staff Organization of the University of Perpetual Health Medical Center. She is also the president among her circle of the Las Piñas Medical Society. And with all her dedication, she served as the director of Quality Management Services for 23 years at the University of Perpetual Health Medical Center, and she was responsible for making the said hospital a center of excellence by PhilHealth and having the hospital ISO accredited for 3 consecutive years until her retirement in 2019. A quality advocate who is now a believer in the absolute quality of our flagship product, to speak on further understanding Hemohem, ladies and gentlemen, please welcome our very able speaker, Dr. Nelia Frances Lianto. Mukhang marami kayong nainom na Hemohem. Magandang hapon po sa inyong lahat. First, I would like to thank Ma'am Nori and Sir Renz for inviting me to speak before you. So, alam ko po, Saturday is a busy day for family, but still you are here. Thank you very much. Next, I would like to thank the first two speakers before me because they made my lecture very easy now. The hard part was on them. Thank you very much. So, I'll be speaking before you about understanding Hemohem. Do we really understand Hemohem? Sige nga, if you really understand Hemohem, what is this? Very good. So this one in anatomy is a Chinese character, which means me, which means beautiful. So if you use anatomy products, you are beautiful.
That's atomy. Now, before I start, bago po ako mag-uumpisa, I would like to tell you a very short story on how I knew about Himohim and then further studied about it. It was when I was recuperating from COVID. I had a severe COVID in 2020, August 21 of 2020. My husband had his COVID in August 19. I in August 21. My daughter in August 26. Basically, we all had, lahat po kami nagka-COVID. Sa amin pong tatlo, ako po in hospital. I was at home. Being a doctor, naniniwala ako na kaya ko to. So, 10 araw po akong nilalagnat. 10 araw po akong hindi makakain. And sa 10 araw na yun po, I lost 10 pounds. So, on my 10th day, papunta po ako ng CR. Sabi ko, bakit ako hinahapo? I went back to bed and then check on my auto-saturation. Kita ko, 90% na lang po. Sabi ko sa asawa ko, dalhin mo na ako sa ospital. Isang oras pa, baka 89 na lang to, ma-intubate ako. Ayokong ma-intubate. So I was brought to the hospital and then I stayed for 8 days. But yung 3 days ko po was very hard. Ang hirap pong huminga. Nag-iisa ka. And pupunta ka sa CR, yung pong dala-dala mo po, yung iyong IV. Wala pong ginawa kundi I survived because I called on the name of Jesus. Kanina ko pa napansin, sabi ko, maka-Diyos lahat ang mga nandito. So, sabi ko, Jesus, Jesus. Hanggang sa makarating po ako at makabalik ulit, and I survived. My infectious doctor and my pulmonologist were advising me, Doktora, piniprepare ka lang po namin, pag hindi nagbago po yung inyong breathing, hindi nag-improve ang inyong oxygen saturation, intubate po namin kayo. So, lahat po yon in-inform na sa akin. But while they were telling that to me, I was rebuking, in Jesus' name, hindi mangyayari ito. On the other hand, tawag ko sa asawa ko, sabi ko, pag may nangyari sa akin, huwag mo akong iparevive. Give me the dignity to die. If it is my time to go, I will go. But don't let anybody touch me. Don't let any nurse, any doctor to come in. Kasi ayaw ko pong kasi wala pa pong gamot nun eh. Ayaw ko po silang mahawa. To cut the long story short, I was sent home. But I had a long haul of COVID. Hindi po ako makabangon. Dinidictate ko na ho sa utak ko, bumangon ka, bumangon ka. Babangon po ako pero hanggang 3 steps lang din I go back. Wala na po ako nararamdaman nun. Except parang tamad na tamad ako. So, in October, si Ma'am Nori and Sir Renz went to visit me. And sabi ni Ma'am Nori, Doktora, try mo ito, Himohim. At the back of my mind, it's food supplement. Sorry po, pero hindi po ako naniniwala sa mga food supplement. Alam po ni Ma'am Nori yun, as a physician. Kasi scientific and evidence-based po tayo. Ngayon ko po naintindihan ang mga food supplement. So sabi ni Ma'am Nori, inom ka nito, doktora, makakatulong sa'yo. So she left with the 10 sachets. Ngayon, hindi ko po ininom yun, tinago ko. So, nangyari po, ang father ko is 93 years old at that time. Mayroon po siyang arthritis. Na stroke po kalahati ng katawan, paralyzed, pero nakakalakad. Yung arthritis niya was severe. Na at that time, pinapa-inject ko po siya ng prolozone. So that is 4,600 per knee a week. Kasi hindi po talaga makalakad. Pero pagka-inject po, parang magic lakad ho siya. But 6 sessions po yon on his 4th session, hindi na po nag-effect.
Sabi ko, hirap na. So I saw my father lying in bed. Hindi ko po kaya dahil wala po kaming katulong, hindi ko po mabuhat. And I cannot give him any NSAID, anti-inflammatory na mga gamot kasi sinisikmura, tumatain ng dugo. So wala akong ibang maisip. And I prayed, ano po ibibigay ko? And doon ko po naalala yung himuhim. So sabi ko, try ko. Bago ko naman po binigay, pinag-aralan ko, binasa ko ho talaga. Kasi paano po ko mo ibibigay ang isang supplement na hindi ko siya kilala? Binasa ko po. Sabi ko, may anti-inflammatory, kakayanin to. So binigyan ko po yung father ko ng 2 sachet. Hapon na po yun. And then, kinabukasan, before breakfast, another 2. Nung pong tanghali, hinahanap ko sa kwarto. Wala ang tatay ko. So, sabi ko, nasaan? Nakalakad na po siya papuntang TV room. So, yung pong TV, hindi ko sadyang nilagay sa kwarto niya kasi hindi nababangon. Malayo po, dadaan po siya sa dining, sa sala, iikot pa po siya. Nakalakad po. Sabi ng asawa ko, siya naman po at that time ay nag-PPT because of frozen shoulder at nagpapa-acupuncture. Bakit po? Hindi niya maigalaw ang kamay. So hanggang anesthesiologist po husband ko. Siya po yun, yung gwapong yun. So hindi po niya maigalaw ang kamay niya. Sabi niya, tumbiyanan ko nakalakad. Kasi nasa table lang yung himuhim. Sabi niya, ano kaya? Inumin ko. So, nag-experimental lang. Parang nilalaro-laro lang po niya. Ininom niya. Kinabukasan, pagkagising ho niya, he can move his shoulder. So, yung pong 10 himuhim, 6 na lang. Ay, 4 na lang. Kasi inom niya 2. Aba, kinabukasan, uminom pa ulit siyang 2. Wala na. Nag-order na ako dun sa iyo, Ma'am Nori. Dahil wala na, nakita ko po epekto. Yung husband ko, continuously took himuhim. Ngayon po, mayabang ho siya. Han, raise mo nga han yung kamay mo, han. he can raise his arm na po, and back, and he can squat. Diyan ko po nakita si himuhim. So, that was 2021. Nakita niya ako kasi hindi po ako makaakyat at baba ng alternating foot sa hagdanan. So ako, paisa-isa po ako kapag bumaba, sa isa lang. So sabi niya sa akin, January po yan, hindi ko makakalimutan. Inom ka kaya ng himuhim? Ayoko, mabaho. Ayoko, mukhang masama ang lasa. Sabi niya sa akin, makikita mo epekto pag uminom ka. But I was already having a hard time. Uminom ho ako. Alam niyo po, wala pang 1 week, I can go upstairs with alternating footsteps. Now, mag 3 years na po ako sa January na nakahimuhim. And lahat po kami sa family, pati po yung mga anak ko, lahat po yan, nakahimuhim po kami. And that is how I knew about himuhim. So, I'm tasked to talk about understanding himuhim. Okay. Alam ko po lahat po kayo nababanggit nyo, uy, bili ka ng himuhim. Maganda ito. Nakakapagpalakas. Pero hanggang doon lang po ba dapat nating malaman? Hindi po. Marami po tayong dapat malaman sa himuhim. Dahil po sa panahon ho natin ngayon, we are exposed to many environmental at saka yung mga food, no? Yung mga usok po ng mga sasakyan. Yung mga usok po ng sigarilyo. Sino-sino po naninigarilyo dito? Meron ho? Naninigarilyo? Ayaw umamin? Usok po ng sigarilyo. Yung pong mga pagkain natin ngayon, instant foods,
Lahat gusto natin, lahat naka-microwave. So we have many delicious but dangerous foods, yung mga nasa fast foods na yan. Yan po yung nakakasira sa ating katawan. Lalo pa kung wala kang exercise, pag di ka kumakain ng maayos. So dito po tayo nagkakaroon ng problema pag mahina ang ating immune system. Maganda po, napakahaba, napaka-extensive po ng lecture ni Dr. Ophel. At lahat po iyon, parte po dapat ng lecture. Meron din pong part, pero salamat natapos niya. Hindi ho ako mahirapan. Thank you, Dr. Ophel. So ito po, kailangan maging malakas po ang ating immune system. No? E saan po natin makukuha yun? No? Maliban po, of course, dun po sa ating tamang pagkain, pag-iwas at ma-expose sa iba't ibang mga bagay na nakakapagsira sa systems natin, pagkain ng maayos. Of course, malaking tulong po ang maayos na pagtulog. Ang bawat isang nasa kwarto ngayon, kailangan 8 oras matutulog. Pag di po kayo nakatulog ng maayos, hindi po maganda. Okay po? So, dito po, dahil sinasabi kong kinakailangan nating maging malakas, ako po ang nagsasabi na sa inyo, maganda po ang himuhim dahil nakapagpapanibago po siya ng lakas. Nakakapagbigay po ng kalakasan. Kung makikita niyo po yung word na himuhim, ang him sa Korea po ay strength. Lakas po, okay? So nabanggit na po yung kanina, ang pagpinag-usapan natin ng himuhim, yung himo po ay yung pong pula ng dugo, hemoglobin. Nasugatan na po ba kayo? Okay, yung pong pulang yon, yung po yung ano, yung pong yun po yung hemoglobin. Yung pong hematopoiesis, yung pong H ay hematopoiesis, yung pong I ay immune, at yung pong M ay modulation. Isa-isa po natin pag-uusapan yan. Nakita niyo po yan, yan po ay ang aking blood test for 2023. Mayabang po ako eh. Kaya pinapakita ko, 2 taon na po ba naman ako nakahimuhim? Okay. Bakit ko po ito pinapakita sa inyo? Ito po yung sinasabi ni Dr. Ophel kanina about the complete blood cell, okay? Blood count, CBC. Sino na po nakuhanan ng dugo at nakuhanan ng CBC? Okay po, naintindihan niyo po ba kung anong ginawa sa inyo? Hindi. O, papaliwanag ko po sa inyo. Okay po. Ito pong CBC, ito po yung isang test po para malaman natin kung maayos po ba ang pula ng dugo natin, mayroon po ba tayong infection, or hindi po maganda ang clotting factor natin sa ating katawan. So dito po kung makikita nyo at nakinig kayong mabuti sa lecture ni Doktora Ophel kanina, andito pong lahat yung mga binanggit. Kita niyo po, unang-una po, red blood cell. Okay? Yung pula ng dugo, susunod hematocrit, kasama pa rin po yun. At yung hemoglobin. Nakita niyo po na may measure pala yung hemoglobin natin. Pagkatapos po nun, ayan na yung mga taga-tulong sa katawan natin, pampalakas, tumutulong makaiwas sa infection, ito pong ating mga puti ng dugo, white blood cells. So dito po sa white blood cells, narinig niyo po kanina ang sabi ni Dr. Ophel, yung pong segmenters or neutrophils, yung pong eosinophils, yung pong basophils, yung pong lymphocytes, yung pong monocytes. Siguro pag binigyan kayo ng exam ni Dr. Ophel ngayon, perfect nyo yan. Ha? O nakalimutan nyo? Lagot kay Dr. Ophel. Hindi niya ulitin ang lecture sa inyo. Okay, tuloy po tayo. And then nandyan po yung platelets po natin. Kita nyo po ang importansya ng CBC? Okay po?
Sa akin po, ginamit ko po itong aking CBC as an example because in the past po, when I was not yet taking Himuhim, ang hemoglobin ko po hindi po, normal po, pero hindi po ako tumataas ng 13. Mayabang po ako ngayon, 13 po siya. Kasi ang pinakamataas ko po dati was 11.6 ang pinakamataas ko po. So makikita po natin dito sa mga resulta ko, lahat po normal. And I attribute it to the long years of taking Himuhim po. Di po? So makikita po natin ngayon, pag kayo na po ay nakuhanan ng dugo, hindi nyo lang po basta itatago, pag-aaralan nyo. Ano nga ba ito? Sige po, titignan po natin, isa-isahin natin kung paano nyo po mai-interpret ang CBC ninyo. Okay po? Okay. Umpisahan ko po sa hemoglobin. Nakita nyo po yung natural picture pong yan. Yan po yung isang blood vessel. Okay? Yung pong ugat. So, ang hemoglobin po ay protina po, yung hem na sa pula ng dugo natin na nagdadala ng oxygen mula sa puso natin, iikot po at madidistribute po yung hemoglobin natin na mayroong oxygen mula tuktok ng ulo natin hanggang talampakan. Okay po. Iikot lang po yan, walang hinto. Sabi nga po kanina, trillions and trillions of cells ang umiikot po dyan. Okay po? So, kung titignan po natin, kinakailangan parating nasa normal level ang hemoglobin natin. Bakit po? Dahil pag ang hemoglobin natin ay mababa, kita niyo po ang sabi, low hemoglobin, konti lang po yung pula. So pag konti lang po yung pula ng dugo nyo, konti lang din po yung madidistribute na oxygen sa katawan nyo. Diba? Tandaan po natin, yung pula ng dugo ang nagdadala ng oxygen. So anong mangyayari po? Ang isang taong mababa ang kanyang hemoglobin ay maaari pong manghina, nagiging maputla. Okay? Nagko-complain ng palpitasyon. So, sino-sino pong mga ito? Yun pong may mga anemia. Okay? Paano pong bumababa ang hemoglobin? O yun pong nagpupuyat? Sige po, cellphone pa po tayo ng cellphone. Mapupuyat talaga kayo dyan. Kasi po, ang pagse-cellphone ay addicting. Okay po? Sige po, bigyan nyo ng halaga cellphone nyo. Mag-aanemia kayo. Okay? Ngayon, sino pa po yung mga bumababa hemoglobin? Yung malakas pong magregla. Yung pong nasusugatan na hindi po nampat kaagad yung kanilang pagdudugo. No? So ito po yung mga mababa ang hemoglobin. Hindi po maganda. Yun naman po, pag sobra naman po yung na-produce na hemoglobin, hindi rin po maganda. Kita nyo po yung dito po, no, yung high hemoglobin levels. Ang dami po niyang pula ng dugo, no? Hindi po maganda kasi maaari pong maging malapot yung inyong dugo. Pag naging malapot ang dugo, pwede pong mag-form ng blood clot. At itong blood clot na ito po ang maaaring sasama sa sirkulasyon. Iikot at iikot ho yan. Pero pag nakatagpo po siya ng maliit na blood vessel sa ugat, babara po ito. Stroke na po yun. Sino po ba ang gustong kalahati ng katawan niya ipatay? Maipapalibing niyo po ba yung kalahati ng katawan niyo? Hindi po. Pag ang barado, yung maliit na blood vessel na bumara sa puso, atake po sa puso. Kung inatake po kayo sa puso at patay kayo kagad, okay lang po. Kasi ang masasaktan lang po yung maiiwan ninyo. Pero kayo hindi na maghihirap. Pero ngayon po, because of the advance in science, mabubuhay po kayo. Mabubuhay kayo. Pero
Gusto niyo po bang buhay kayo pero gulay? Okay, so ayaw natin. So, isa din po sa mga sakit na maari po na dahil po sa mataas na hemoglobin ay yung pong isang uri ng cancer sa dugo, yung pong polycythemia vera. Okay po? Kaya dito po makikita natin, hindi basta na ikay nakaka-survive araw-araw, hindi mo naiintindihin yung iyong pangangatawan. So, ang purpose po natin dito, maging balance po o nasa equilibrium, yun pong ating hemoglobin. Normal lang. Okay? So, balance. Hindi pwedeng mababa, hindi pwedeng mataas. Okay po? Naunawaan nyo na po yung hemoglobin? Okay. Pag nagpa-CBC kahit nakita nyo hemoglobin nyo, tignan nyo kagad. Okay? So, alam na po ninyo na dapat wala kayong anemia. Tungo naman po tayo sa hemopoiesis or hematopoiesis. Ito po yung production po ng blood cells. Production. Tagalog. Production. Sabi kasi ni Ma'am Nori, Tagalogin ko. So, production po, no? Ng blood cells. Ano po itong mga blood cells nito? Andun pa rin po tayo. Yung pong pula, red blood cells. Yung pong puti, white blood cells. Ay yun pong platelet counts. Platelets. So, yan po mga importante na pinoproduce po ng ating hematopoiesis, hepatopoietic system. Okay? So, ang pinanggagalingan po nito, mga dugong ito, galing po iyan sa parent o yung pinakaugat, pinaka-root po niya ay yun pong stem cell. Okay? Narinig niyo na po ngayon, narinig niyo na po o mayroong artista, mayaman, nagpa-stem cell. Matanda na, daming sakit pero buhay pa hanggang ngayon. So alam niyo po yung mga 'yon, no? So ito yung mga uugod-ugod, pupunta sa Germany, nagpapa-stem cell. Dito po sa atin ngayon sa Pilipinas, nagkalat po ang mga nagbibigay, sabi nila, ng stem cell. Pero I do not know if it's really the stem cell po na kagaya ng ginagawa sa ibang bansa. So tayo pong nandi dito sa kwartong ito ngayon, hindi na po natin kailangang magpa-stem cell. Bakit? Andyan ho, umihimohim. Okay po. So makikita po natin, yan po, nakita na rin po ninyo yan kanina kay Dr. Ophel, no? So eto po ang pinagmumulan ng stem cell. Isa po yung pinaka-ugat, pinaka-parent ng mga cells na to. Red blood cells, platelets, at lahat po ng white blood cells. Kita po natin siya, no? Hindi po mabubuo ang mga ito nang wala po yung stem cell. Dito po nagkakaroon ng action ang ating himohim. Pinapalakas, pinapadami ang production ng mga blood cells. Okay po? Maliwanag po tayo doon? Okay po. Yan po yung napoproduce. Isa lang po ito sa mga nagpo-produce po ng mga blood cells, no? Yung pong sa bone marrow. Alam niyo po ba yung bone marrow? Yung pong bulalo. Nakain ho ba kayo ng bulalo? No? Pipigaan niyo po ng kalamansi na merong patis at tsaka sili. Sipsipin niyo ho. Masama po bang kumain ng bulalo? Pag sobra. Hindi po. Kasi yung bulalo po mismo, pag kumain kayo in moderation, mayroon po siyang collagen. Oh, nakakaganda ng kutis. No? Okay? So, hindi lang po tayo po pwedeng kumain araw-araw. Bakit po? Mataas po siya sa fats. Okay? Pero tandaan nyo,
itong bulalong ito sa katawan natin ang nagpo-produce ng maraming cells. Okay po? Nakita nyo na rin po ito kanina, pero let me just let you understand para po tinignan nyo yung CBC nyo, maiintindihan nyo. Unahin po natin yung pong neutrophils. Ito po yung mga white cells, ha? Tandaan nyo, white cells po, puti ng dugo. Unahin natin yung neutrophils. Ito po yung unang sumasalubong sa infection. Pag nandyan ang infection, sasabihin niya, aha, bibigyan mo ako ng sakit, hindi ka po pwede. So, si neutrophils po yun. Okay, siya po yung unang responder sa infection, whether it is bacterial or fungal. Pagdating naman po sa eosinophil, binanggit na rin po ni doktora sa atin to kanina, nag-a-cocos po ito ng allergy at saka yung mga nangangati ang puwet, no? Kamot ng puwet, may bulati pala, no? Makikita po natin to pag tinignan mo yung kanyang CBC, ang taas ng eosinophils mo. May allergy po ba kayo? Wala. Nangangati po ba puwet nyo? O bakit? Alam nyo yun, tsaka yung mga bulati sa loob ng tiyan. Ito po yung nagpapataas. Okay? So alam nyo na ngayon, ha? Ilan ang alam ninyo sa CBC nyo? Susunod po yung basophil. Ito naman po yung nagre-release ng histamine na nagkokos naman po ng allergies. Okay po? And then, ito nga po yung na-discuss ni doktora kanina, yun pong mga lymphocytes, no? Ito po yung mga may CD4, CD8. Alam nyo, kahit i-enumerate ko po lahat yan, hindi nyo po matatandaan. Kasi ako rin ho, hindi ko matandaan. So, enough na po. Yung CD4 po natin, ang laki ng tulong po niya na sumugpo ng infection. Yung CD8, malakas po siyang sumugpo ng mga cancer cells. Okay? At least may dalawa po tayong alam, ha? Okay po? And then, yung pong monocyte natin, ito po yung responsible sa phagocytosis, yung kinukwento yung doktora kanina, yung pag nakita niyo po yung mga pathogens, sila po yung nag-engulf ng mga dead cells. Kalaunan po kasi, nagiging macrophages po yan, yung malaking cells po. Okay po? So, alam na po natin ngayon, ha? Okay? Parang di ko po na-discuss yung platelets. Dali lang po. Hindi ko nga po na-discuss. Yung pong platelets, ito po yung maliliit na na mga blood cells na nagko-control sa bleeding or clotting. Okay? Pag mayroong kang dengue, ito po yung apektado. Pag bumagsak po ang inyong platelet counts, yun po ang delikado. Okay? Sa dengue, wala po tayong gamot. Okay? Supportive management lang po siya. Parating dalangin natin, Panginoon, huwag niyong pabayaang bumaba o bumagsak ang platelet counts ng pasyente ko. Okay po? Dahil pag hindi, pag bumagsak po yan, delikado po. Pag nag-umpisa na pong mag-bleed at hindi na control, napakabigat pong problema nun. Kahit magsalin ka ng magsalin. Sa mga pasyente ko po, ang pinakamababang platelet count po ng pasyente na kuha ko ay 17. Ang normal po, 140 pataas. Okay? So, ito pong platelets din pong to, ang siyang responsible po na nagpo-form ng blood clot, na nagpapahinto sa pagdugo. Pag nasugat po kayo at ito po'y inyong pinres, okay? Napansin nyo po pagka-press nyo, pag alis nyo, wala na pong dugo? Okay. Nag-action po doon yung mga platelets. Umiikot po sila doon po sa wound mismo at sila po yung nagsara doon po sa sugat. Okay po? So alam nyo na po ngayon na pag nasugatan kayo, huwag kayong tumalon ng tumalon. I-press nyo lang po, ha? Okay po? Okay. So, natapos na po tayo sa hematopoiesis. Punta naman po tayo sa immune system. Ulitin ko, salamat Dr. Ophel at hindi na po ako mahirapan. So, na-present din po ni Dr. Kanina ito.
at ang immune system po natin ay nasa iba't ibang bahagi. Yung pong ating immune system ay nakikita po, ito po yung nagpo-produce ng iba't ibang cells po natin, ano? Yung pong lumalaban, no? Ito po, nabanggit na po kanina yung adenoids, yung pong tonsils. Ito pong adenoids na ito, nasa likuran lang po ng ilong natin, sila po yung nagtatrap ng mga nai-inhale natin, no? So, iniiwas po tayo na magkaroon ng infection ng madaling sipunin, yan pong mga yan. Okay? So, nandyan po sila pag-trap. Ito po ay marami po ang production po nito pag mga bata pa lang. Pero pagdating po ng 5 taong gulang po, nawawala na rin po ito. Pwede po bang tanggalin yung adenoids? Opo, kung kinakailangan. Okay po? Kasi pag ho iyan namaga, mas mahirap po yung recurrent, paulit-ulit na pagkakaroon ng infection sa adenoids. Mabuti na pong tanggalin din siya. Mabubuhay po ba tayo ng walang adenoids? Opo. So susunod naman po yung pong tonsils, no? Ito naman po yung nagtatrap ng mga infections na papasok sa ating digestive system at sa ating baga. Okay po? So, ganun din po, ito pong mga tonsils na to ay nagpo-produce po ng mga immune cells. Okay po? Ulitin ko, generalize ko na lang po lahat po ng blood cells to na nagke-carry po, huwag niyong kakalimutan pag pinag-usapan ng immunity, lahat po ng mga nasa lymphocytes, nasa monocytes. Okay po? Ibang pangalan, marami po yan. Ganon din po yung sa lymph nodes. Yung lymph nodes po yung ating mga kulani. Normally, wala po kayong makakapang kulani hanggat hindi po namamaga. Napansin niyo po yung mga nagbubunot ng buhok sa kilikili, minsan nagkakaroon po ng na kakakapa sila ng lymph node. Bakit po nagkakulani? Nai-infection po yung kanilang skin. Okay po? Pero ito pong lymph nodes na ito, naikot po sa ating lymphoid system. Kita niyo po yung green. Yung pong pa, lahat po yan, no? So, ito po, kinakailangan po na maging normal din po yung kailangan marami po siyang ma-produce na lymph nodes. Otherwise po, for example po sa mga may cancer, no? Breast cancer. So, yung mga may breast cancer po, hindi lang po basta tinatanggal yung breast, tinitignan din po yung involvement ng iba't ibang mga lymph nodes. Kasi minsan nakakakuha 20, 21 or more lymph nodes, lahat po yun ini-examine, binabiopsy kung sila po ay may cancer din. Otherwise po, iikot lang po yung pong cancer sa katawan. Magugulat kayo ngayong araw na ito, nabalitaan nyo may cancer sa breast. After a month or two, malalaman nyo na lang na, stage 4 na, nakakalat na. So, eto po yung sa lymphoid system natin. And then, another one is the appendix. Eto na po, nag-aalaga sa ating gastrointestinal tracts, yung mga cells na yon. And then yung sa bone marrow, nabanggit na natin kanina, thymus, at dito po, napoproduce po yung mga T-cells natin. Yung spleen, ito spleen po ay yung lapay. Okay, marami pong mga immune cells na napoproduce po dito. Gayon din po yung Peyer's patches. Inaalam ko po kung yung Peyer's patches, yung po yung kinakain nating chicharong bulaklak. I'm not sure. Pero kung siya man po, masarap po siya. Okay. Ano pong mangyayari pag meron pong abnormality sa ating immune system? Na-discuss na rin po yung Dr. Ofel to. Maraming salamat po ulit. So, eto po, meron pong mga allergic reactions, meron pong immunodeficiencies, at saka po yung autoimmune diseases.
Doon po sa mga allergic reactions, ito po yung mga nakikita natin araw-araw sa mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak. Yung pong hatching ng hatching sa umaga, meron pong allergic rhinitis, yan pong mga yan. Yung pong may mga hika, yung pong malimit magkaroon ng pantal-pantal. Paulit-ulit po, no? So, minsan magtataka ka na lang, walang kaabog-abog, naglabasa ng mga pantal. And then, yung pong mga allergy dahil sa pagkain. Again, mangyayari lang po ang mga ito kung hindi malakas ang ating immune system. So, para lumakas ang immune system, iinom ng? Pwede na tayong umuwi. So, yung susunod naman po yung mga immunodeficiencies, nabanggit din po natin, doktora, kanina, ay yun pong AIDS. Okay? Marami po yan. Nako, ang dami pong listahan yan. Pero yan po yung isa sa mga nailagay ko. Kaya kinakailangan pong mapalakas yung ating immune system. Pag ang mga pasyente ay may AIDS, malimit po nang hihina yan. Mababa po ang resistensya. Kaya hindi po sila basta pwedeng lumabas, makihalubilo kahit kanino. Bakit? Wala silang panlaban sa katawan. Walang nagpapalakas ng kanilang immune system. Kaya, may kilala kayong may AIDS, bentahan nyo ng himuhin. Susunod naman po yung mga autoimmune diseases. Ito po yung mga mismong cells natin sa katawan natin, nagkakabanggaan, hindi magkakakilala, magkakamag-anak pala, pero nag-aaway-away. Ito po yung mga autoimmune diseases, gaya po ng lupus, gaya po ng arthritis. Okay po? Nalala niyo po si Chris Aquino? Sabi po, may lima po siyang autoimmune diseases. Sila pa lang po sa Amerika nakakakilala. Hindi pa po natin masyadong kilala dito. Napakahirap po nang may sakit. No? Tingnan po natin, pag po mayroon kang autoimmune disease, kagaya po niyan ng systemic lupus erythematosus, lahat po ng organs apektado. Napakahirap po pag wala siyang panlaban sa kanyang katawan. Okay? Makikita po natin dito, mapapaisip kayo eh, bakit sila nagkasakit? Bakit sila nahihirapan? Okay? So, ito po, kinakailangan pangalagaan ang ating mga katawan. Kung kayo'y mga nag-aanak pa mula bata po hanggang sa pagtanda. So kinakailangan pong ingatan natin yung ating immune system. Ito naman po yung sa rheumatoid arthritis. Ako po, yan po yung pinamana sa akin ng tatay ko. Sa dinami-dami po na ipapamana, yung pa pong rayuma niya. Kaya po kanina nakwento ko po sa inyo, hirap po akong umakyat, no? Pero mayabang po ako ngayon. Because of him o him, nakita ko po. Kasi dati ho, hindi na po ako makakain ng nuts. Wala po sa libro to, hindi sinasabi ng libro na bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng... Hindi po eh. Tungkol sa mga arthritis o sa mga gout. So ito po my experience po sa mga nakikita namin. Ano po? So pag ako po'y nakakain ng dalawang nuts, kasi talagang gustong-gusto ko po, minsan po talagang itatry ko lang. Na-observe ko po in an hour, magana po yung daliri ko. Kinabukasan, hindi ko na po ma-fold yung kamay ko. Hindi po ako makakain ng okra, hindi po ako makakain ng bunggo tuwing Biyernes. No? So, ito po yung mga pagkain. Hindi po ako basta-basta makakain ng karne ng baka. Bakit? Rarayumahin ka. Okay po? Ma-expose po ang aking katawan, ang ating mga katawan sa malamig. Nagvavasoconstrict po ang ating mga blood vessels. Masasakit na po, umpisa na po ang sakit yan. Kaya yung mga nagsasabing masakit ang mga paa, nagka-cramp sa mga paa, check nyo po kung saan nakatutok ang aircon at electric fan nyo. Okay po? So, dito ko po nakita yung halaga ng himuhim. Nandyan po yung anti-inflammatory effect ng himuhim. Totoo po ang anti-inflammatory effect niya. Ako na po ang nagpapatotoo sa inyo.
Kung noon, hindi po ako naniniwala sa mga food supplement. Ngayon po, because I have experienced it, ako na po nagsasabi. Totoo po. And yung mga pains, no po, I am 64. So, sa edad ko pong ito, alam niyo po, mga sakit-sakit, yung mga yan, tinuturo niyo po ako, sabi niya, bata ang tignan. Buhok ko lang po, no? Okay? Bata po ang tignan kasi sa himo-him. Pag nating parinig kay Ma'am Nori, baka bigyan pa niya ako ng himo-him. So, eto po, it is the anti-inflammatory effect of himo-him and meron din po siyang analgesic effect. Si himo-him, nakakaalis din po ng mga kirot. Okay? Ngayon, hindi po ibig sabihin, umiinom kayong himo-him, kakainin niyo po ang gusto niyo. Kasi, hindi rin po wise yun. Kinakailangan po in moderation. Okay? Hindi po sobra. Okay, tuloy po tayo sa modulation. Mahirap po to, sa totoo lang. Thank you, Doktora, lalampasan ko. Pero anyway, pag sinabi pong moderation, ito po yung mga nagbabalanse, nagfa-fine-tune. No? Kinakailangan at equilibrium po yung lahat ng mga cells natin sa katawan. Otherwise, pag po na-stimulate, kasi po dapat nasa normal range, no? Pag po na-stimulate ang mga ito at nasobrahan po yung production, hindi rin po maganda. At pag pinatulog naman po natin ang mga to, hindi rin po maganda kasi manghihina tayo. So, yung pong immunity natin, yung pong immune system natin, kinakailangan pong panatilihing malakas at lahat po ng mga para maging normal po at nasa equilibrium lang po, kung hindi po kaya ng sarili natin on our own, then we can always take a food supplement like himo-him. So, tingnan po natin yung himo-him, no? Ito po ay tatlong halaman po, dinikras naman po yung Dr. Wen sa atin kanina to. Tatlong halaman, no? Ang ginamit dito. At yung binabad po sa mainit na tubig. Yung pong katas nito ang siyang ginamit. Okay po? So alam na po natin, katas, ano po ha? Kaya liquid po yung ating iniinom. So ito pong katas na ito, nagaling po sa Angelica Radix, Sinidium Rhizome, Peonia Radix, yan po yung tatlong halaman. So ito pong mga ito ay mga immunomodulatory herbs, okay? Na ginagamit po as antioxidant, okay po? And immune response regulation. Ito po ay sa unang pananaliksik pa po nila ginawa sa Korea po yan. So lahat po ng mga ingredients ng mga ito ay individually, isa-isa pong in-approve, pinag-aralan pong isa-isa yan. Okay? Alam niyo po, nung ito yung umpisa ko po sa himo-him, una po ako nagpasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. At kayo po ay nagbigay ng mga na ang inyong kagalingan ay padaanin sa mga halamang ito. Salamat po, Panginoon. At salamat po sa mga taong binigyan niyo ng karunungan na sila pong nakakita sa kahalagahan ng mga halamang ito. At eto po at nabuo po nilang himo-him. Tuwing iinom po ako ng himo-him, hindi ko po ba siya basta-basta iniinom. O kung ano man pong gamot ko. Lahat po yan, itinataas ko sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Only the beneficial effects be upon me, no side effects. Okay po? Ipagdadasal niyo po. Kasi po, ipagpapasalamat natin sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng mga ito, malaking tulong po siya sa atin.
May churchmate po ako dito. Hi, Sister Amalia. So, na-discuss na po kanina ni Doctora Wen ang ating mga halamang ito. Pero let me just sum up with you the medical uses. Ano po? Dito po, yung Angelica Radix, ang ginamit po yung ugat, no? So, meron po siyang anti-sclerosis. Naintindihan niyo po ba yung anti-sclerosis? Na-X-ray na po ba kayo? Nasabi po ba ng doktor ninyo, atheromatose ang aorta niyo? Makapal ang inyong aorta? Okay? Yun po yung cause ng sclerosis, no? Pakita ko po sa inyo. Gusto ko lang pong maintindihan yung mabuti. Okay? Kasi hanggat hindi nyo po nakikita at nai-imagine, mahihirapan po kayong isabihin ito or i-promote ang kagalingan ng himohim. Okay po? So ito po, kita natin sa puso, mayroon po tayong mga ugat dyan. Kita po natin yung ugat sa taas, yan po yung normal na ugat. Malinis po, no? Dati po sinabi, pagbata pa kayo, maganda, normal ang mga ugat nyo. Pero alam nyo po ngayon may mga studies, 2 years old sa Amerika, lahat meron, hindi naman po lahat, meron pong studies na kita nila na atherosclerotic or makipot na yung daanan ng dugo, matigas na po, hindi na pliable. Bakit po? Kakakain po ng French fries. Nagmamadali ho magulang. French fries po kagad, bili. Alam niyo po ba, pag kumain kayo ng French fries, yung large, para po kayong humihigop ng mantika? Kakain pa po ba kayo ng French fries? Very good. Tatandaan niyo po yun. Wala hong biro. Hindi po ako nagbibiro. Hindi po ako nagbibiro. Ah, air fryer. Very good po. Pwede po. Pwede po niyong idaan sa air fryer. Walang problema. So, yun po yung normal na blood vessel. Tingnan niyo po yung pangalawang picture. May nag-uumpisa na pong dumikit na mga cholesterol deposits. Ito po, no, pag po kasi sa ating mga tao, unang-una, na-expose po muna tayo sa mga pagkain, sa mga environmental factors. Pag huminga na tayo, naikot po yung dugo, yung pong endothelium, yung pong lining ng ating blood vessel, nag-uumpisa na pong masira yan. So ngayon, mas madali po siyang kapitan ng mga cholesterol. Kaya, the more nakakain po kayong lechon, the more nakakain po kayong adobo, masarap yung taba, no? So, yan pong lahat ng mga mantika, akala nyo yun lang? Ang mga tinapay po ngayon, yung mga bread, ang sarap na mga tinapay, pero may mga butter, may mga sugar, may mga salt. Kumain na lang po kayo ng kanin, tamang kanin, no? Kasi makakakontribute pa rin po ito sa mga problema natin. So, unti-unti po, dumadami po yung mga cholesterol deposits hanggang yung makapal, maluwag na daanan ng dugo, kikipot na po. Pag kikipot na po yung daanan ng dugo, mahihirapan pong mag-circulate ang blood. Anong gagawin ng puso? Magpa-pump harder. Pag nag-pump po siya ng mabilis, kasi yan po ang huling mawawala sa akin, pagtibok ng puso natin. Pag nag-pump harder siya, ginagamit po niya yung left side ng puso natin. At ang mangyayari po dito hanggang sa, dahil kakagamit doon sa kanyang muscle, nagkakaroon na po ng heart enlargement or cardiomegaly. Isang sakit na po yun. So, pag po mayroon pong, pag po nag-throw ng emboli, yung pong blood clot, okay? At umikot po sa katawan, doon na po pupunta yung ating mga pinag-usapan kaninang komplikasyon gaya ng heart attack at stroke. Okay po? So, pinag-uusapan po natin, kaya tayo napunta dito, yung pong anti-sclerotic effect ng himohim. Okay? Ang himohim ay makakatulong para maging maganda po yung mga blood cells natin
at kung ano man po yung mga toxins, oh, no, na nandit yan ay tutulungan niya matanggal. Pero ulitin ko lang po, pag hindi kayo huminto sa pagkain ng mga bawal, wala rin pong epekto. Huwag po nating sirain ang ganda ng himuhim. Okay po? So naunawaan po natin yung pagkakaroon ng anti-sclerotic effect po ng himuhim. Ito po ay yung sa, una pa lang po tayo sa Angelica Radix, ano po? Sumunod po, meron po siyang anti-hypertensive effect. Nakokontrol din po niya ang ating mga blood pressure. Meron po siyang anti-oxidative effect, no? So yun pong mga radicals po dyan, no, sa ating katawan, tinutulungan po nung himuhim na mag-improve po yung oxygenation dahil po sa dami ng pinoproduce niyang dugo. Okay po? And then, meron po siyang anti-inflammatory. Ibig sabihin, yung mga pamamaga po ay kinokontrol niya. Mayroon po siyang anti-platelet. Yung pong paglapot o paglabnaw ng dugo, kinokontrol po niya yun. Meron po siyang analgesic effect, yung pong pag-alis po ng mga kirot-kirot. Meron po siyang hematologic effect, related po yan doon sa platelet. At saka ito po'y nakakatulong sa menstrual disorder. So ito po'y kaunti pa lang po sa mga nakita nating mga magandang epekto o medical uses ng ating Angelica Radix. So hindi po lahat ng ating iniinom, okay? Whether these are drugs, kahit ito'y mga tableta, lahat po niyan may benefits at lahat po naman may side effects. Buksan niyo po ang PIMS, lahat yung libro po namin tungkol sa mga gamot, wala po kahit isang gamot na walang side effect. Tubig, pag sumobra po ang inom niyo ng tubig at may sakit kayo sa puso, pwede po kayong magkaroon ng congestive heart failure. Pag kulang ang tubig na ininom nyo, masisira po kidneys nyo. So, eto po yung mga sinasabi natin na ang lahat ay may side effect. Maganda pong malaman natin na ang mga side effects po ng Angelica Radix, kakos po siya ng skin irritation. Meron din po siyang sun sensitivity pag po na-expose po sa araw, so nagkaka-irritate po ng skin. Pwede rin po yung bruising and bleeding, yung pong pagdudugo. At meron din po siyang risk na mag-increase po ang cancer. Iyan po ay alam noong mga nag-research. Pinag-aralan po nila ang mga side effects na ito na hindi mapupunta, hindi na maiiwasan po, no, sa herbal na gamot na ito. So wineweigh po yung benefits against the risk. Okay po? Huwag po kayong matakot kasi baka sabihin nyo, sa lecture ni Dr. Alianto, hindi po. Ipinapaalam ko lang po na maaari po. Pero iyan po yung mga pinag-aralan. Iyan po ay pinag-aralan kung paano maiiwasan. Okay po? Sunod naman po yung cnidium rhizoma. Ganon din po, meron siyang anti-inflammatory. Okay? Dalawang gamot na may anti-inflammatory. Anti-cancer din po siya. Meron po siyang treatment for erectile dysfunction. Malaking tulong po ito sa mga lalaki, no? Maaring ang mga ito ay yung mga may problema sa diabetes, umiinom ng mga maraming gamot, no? So, nakakatulong po ang himuhim. Sa babae naman po, treatment for infertility. Yun pong mga hindi nakakabuo, no, ng kanilang mga anak yung sa fertility nila. Tinutulungan din pong maging malakas ang ating mga buto. Nakakabigay ng kalakasan, nag-i-increase po ng energy.
Meron din po siyang anti-infective effects. Meron po siyang panlaban sa mga bacteria o kaya sa mga fungal infections. Meron po siyang anti-allergic effects. At meron din po siyang anti-pruritic effect. Ang himo-him, sabi anti-pruritic, yung pong pangangate. No? So maaring kung may diabetes ka, usually meron po yung mga complications like pruritus, wala kang nakikita ang mga rashes pero nangangate, no? Makakatulong po yung himo-him. Ang mga side effects naman po niya, mapait po siya. Nakaka-cause din po ng stomach ache, nakakahilo, pagbagal ng blood clotting. So pag bumagal ang blood clotting mo, magkakaroon ka ng bleeding, no? Kaya po napaka-importante. Kung kayo po'y nagpapatingin sa inyong mga doktor, huwag niyong itatago na kayo'y umiinom ng food supplement. Kasi yung doktor ninyo ang makakapagsabi sa inyo, sige, pwede yan. O kaya sabihin, huwag mong iinumin yan kasi mayroon kang ganitong gamot na makakakontra diyan. Okay? So it is always good to consult your physician. And meron din po siyang sedative effect. It causes sleepiness, no? So, yung pong side effect na yan, actually nakakaganda. Bakit po? Dahil ang himo-him ay nakakatulong magpalalim ng tulog kung mababawan tulog mo at makakapagpahaba ng tulog kung maiksi ang tulog mo. Okay po? So, yan, sa side effect siya pero maganda po siyang epekto. Okay po? Sunod naman po yung Peonia radix. Ito naman po, meron siyang immunomodulatory effect. Okay, na-discuss na po natin yung sa immune system. Baka masukan na po kayo pag inulit-ulit po natin. Meron din po siyang antioxidant, anti-inflammatory. Kung ano po yung nakita sa unang dalawa, nandyan din po. Meron pong analgesic effect. Meron pong anti-sclerotic, yung sa sclerosis kanina. May anti-seizure siya. Okay? Merong anti-spasmodic para sa pananakit ng tiyan, mga bloatedness. Meron din, ito po'y tumutulong din po na mag-treat sa mga menstrual problems at saka chronic fatigue syndrome. Ito po yung mga parating parang pagod, mga nanghihina. At nakakatulong po sa pag-treat ng mga liver diseases like cirrhosis or hepatitis. At ang mga side effect niya ay excessive bleeding, diarrhea, and digestive upset. So kung titignan po natin ang tatlong halamang ito, pag samasamahin mo pa, ang ganda-ganda po ng epekto niya. Okay po? Ang pag-inom po ng himo-him, hindi po iinom kayo ng isang buwan. Natapos ang isang buwan, ititigil niyo. Hindi ho, dapat po tuloy-tuloy. Okay, so sa kabuuan po, ito po ang mga naibibigay o naidudulot sa atin ng ating himo-him. Pinapalakas at nire-regulate niya yung ating immune system at tinutulungan ang ating katawan na mag-form o na mag-produce ng bagong cells araw-araw. Alam ko si Dr. Rowan yung nagpakita kanina sa atin na ang red blood cells ay 120 days. Dr. Rowan ba? Dr. Ophel, sorry. Dr. Ophel. 120 days. Ang neutrophils, 7 hours lang. At yung platelets ay 10 days. Kapag po yan kayo, yung may magsasalin ng dugo, tinitingnan po namin yung age ng platelet. Okay po? So, ano pa po? Nagbibigay po siya ng lakas at ginigising po yung mga natutulog na mga immune systems natin. Nag-create po siya ng natural killer cells. Ito po yung mga sumusugpo, kumakain ng mga cancer cells sa bone marrow. At sila po ay pumapatay ng mga harmful
na mga cells sa katawan natin. Ina-activate po niya yung ating immune system para ma-improve ang ating defense mechanism. At nag-create po siya ng cytokine para mag-regulate po ng ating immune response. Yan po yung ganda ng himuhim. Hindi niyo po siya basta i-share sa iba dahil sa experience. May pananaliksik, mayroon pong mga magandang epekto talaga. Kaya po sa puntong ito, magsishare po ako ng kaunting mga studies na magpapatunay po. At ito po ang nag-encourage sa akin na gumamit po talaga ng himuhim. Papaliwanag ko lang, sa umpisa pa lang po, hindi po itong lahat ng studies na ito ay sapat na. Kasi ang mga studies sa bawat na study na ipipresent ko sa inyo ay nangangailangan pa po ng mas malalim na pananaliksik. But it is good enough na meron na po tayong alam na mga studies na nagpapatunay sa mga epekto ng himuhim. Gaya po sa, umpisa po natin, effect of herbal preparation himuhim on fatigue and exercise performance, a randomized placebo-controlled double-blind and parallel clinical trial. So anong ibig sabihin po ito? Ginamit po ang himuhim doon po sa mga taong may fatigue, pagod, yung pong nanghihina. Ang studies na ito po ay ginawa sa mga 30 to 59 years old na mga lalaki. So, nung i-enroll po sila, lahat po ng parameters, no? Blood test, yung kanilang fatigue, stress score, mga vital signs, lahat po yan, kumuha po ng baseline. Okay? Hinati po ang pasyenteng ito. Lahat po ng pasyento meron pong fatigue. Hinati po sila. Yung isa walang himuhim, yung kalahati may himuhim. Sa kalagitnaan po ng studies na ito, lima po doon sa placebo, yung walang himuhim, ang nag-drop po sa study na ito at isa ang nag-drop doon sa may himuhim. So 90 na lang po naiwan sa kanila. So ano po naging resulta? Nakita po nila na yung himuhim po significantly improved. Okay po? Yung pong fatigue stress score ng mga pasyente. And nag-improve po yung kanilang physical activity. Isipin niyo po yung nanghihina ka and at the end of the study na lumakas na po sila. Okay? So, it is assumed then that himuhim increases the antioxidant activity and it inhibits oxidative tissue damage caused by exercise, thereby improving physical activity-induced fatigue. So by experience po, ako po'y nakaranas tungkol po dito dahil nga po sa tagal ko nang umiinom, nakita ko po yung lakas na ibigay sa akin. Sa buong COVID period po, hindi po ako nakalabas. Pero August po, nakapag-out of the country na ako. Meron po akong kasabay, 49-year-old na doktor. So kami na mapilaglalakad, parati po siya nagko-complain. Pagod na ako, hinihingal na ako. Tapos, meron po kaming paakyat po yung daan. Pero hindi po matarek ha. Paakyat lang pong ganun. Hindi pa po kami nakakakalahati. Sabi niya, pagod na ako. So hihinto siya. Kailangang hintayin ko. So sabi ko, at the back of my mind, bakit siya, she's young. Bakit kaya siya napapagod? So sabi ko, doon ko nakita na, it must be the himuhim. Nakita niyo po, hindi po pwede na pag uminom kayo ng himuhim, tingi-tingi. Hindi po pwede na titipirin nyo himuhim. Gagawin nyo lang pong once a day. Hindi po. Kailangan po yung dosage na binigay
ng mga nag-aral na naliksik, siya po nating susundin. Okay po? So, 2 sachets a day. So, dito po, mapapatunayan ko na po sa inyo na malaki po talaga ang tulong sa mga nanghihina. So, next po, yun naman pong preventive effect ng herbal preparation Himo-Him sa cisplatin-induced immune suppression. Ito po naman, ginamit po nila ang 5 minutes. Sorry, I still have 8 studies. Bibilisan ko na lang po. Sorry po ha. So, where was I? So, ito po ay tinignan nila dun sa mga may cancer. Hindi po sa tao pinag-aralan, sa daga po, sa mice. Okay? Ito pong mga daga na ito, hindi po ito ordinaryong daga na huhulihin mo lang kahit saan. Ang mga daga na ito po ay mga Koreano daw po, na pinalaki po, inalagaan, no? Inalagaan po ang mga ito. So, ito po'y healthy rats, okay? So, ngayon po dito po ay tinignan nila ang epekto ng Himo-Him. Binigyan po nila ito ng cisplatin. Ang cisplatin po ay gamot sa cancer. Cancer sa as anti-cancer sa testis, sa ovary, sa breast, sa lungs, okay po, lahat po ng cancer. Ito po'y binibigay sa mga pasyente may cancer, kaya lang po, mayroon po siyang mga side effects din. Okay? So, ang ginawa po dito, tinignan po kung ano pong magandang epekto ng Himo-Him sa mga merong cancer na nabigyan ng gamot na cisplatin. So, yung cisplatin po ay binigay sa mga daga na ito. At tinignan po nila yun pong epekto ng Himo-Him. Nabigyan po sila ng 250 and 500 milligrams per kilogram. Wine-weigh po nila yung mga daga na ito at binigyan ng respective dose ng Himo-Him. So ano po yung nakita nila dito? Tinignan po nila yun pong weight. Okay? Doon po sa mga hindi nabigyan ng Himo-Him, bumaba po yung mga weights nila. At pagkatapos pong pag-aralan, inotopsiya po yung mga yan, kinuha po yung thymus, kinuha din po yung spleen. Winay po nila, no? Nakita po nila na bumaba ang weight. Pag bumaba ang weight mo, ibig sabihin, wala kang panlaban sa iyong katawan kasi lahat ng mga immune cells mo, lahat yan ay nauubos, okay? Nasisira. Pero doon po sa mga nakahimuhim, nakita po nila na wala pong pagbabago o pagbaba ng weight nung daga mismo at saka yung kanyang thymus at spleen. Sumunod naman po doon, nakita po nila yung natural killer cells, mababa po doon sa mga walang Himo-Him, mataas naman po doon sa mga may Himo-Him. Sumunod po ay yung macrophage, yung pong malaking cell na kumakain po ng mga toxin. Nakita po natin dito ay protected po ang mga cells na to, whereas doon po sa cisplatin-induced ay decrease po siya. Doon naman po sa CD4 at T lymphocytes, decrease po siya, while increase naman po siya doon sa mga may Himo-Him. Sunod naman po ay yung pong proliferation ng sphenocytes, mababa po doon sa mga walang Himo-Him at mataas po sa nabigyan ng Himo-Him. So in conclusion po, nakita po na ang Himo-Him ay meron pong anti-cancer effect while reducing chemotherapy side effects. Tandaan po natin, mayroon siyang anti-cancer at binabawasan yung side effect nung anti-cancer drug. So ma-apply po natin to sa cisplatin lang ba? Hindi po.
maaari pong sa iba't ibang anti-cancer drugs din po. Okay? So, kung mayroon po kayong mga kakilala na meron pong mga cancer, siguro po magandang alukin din po ninyo sila. So, ang study na ito po ay nakakatulong sa recovery ng immune imbalance. At ipinapakita po niya yung anti-inflammatory effect sa respiratory system. Kasi usually po, pag may mga cancer ka na, naapektuhan din po yung baga, it's either na yung pong magmetastasize sa baga o kaya po yung magkaroon ng dugo o tubig ang baga. Yung hemohim also is a potent immunomodulatory agent overcoming toxicity and side effects. Yung po ang ganda ng hemohim. Okay po, dalawa na po yung study natin. Sunod naman po yung sa mga may diabetes. Okay? So, pinag-aralan din po yung epekto ng pagbibigay ng himuhim sa mga may diabetes. Epekto sa may diabetes. So, ginamitan po itong mga daga na ito ng streptozotocin. Ano po yung streptozotocin? Ito po ay isang uri ng antibiotic na anti-cancer din po siya, anti-neoplastic. Ang ginawa po nila dito, itong gamot na ito po ay para sa mga may cancer din po sa pancreas. So ano pong ginawa nila doon sa mga daga? Kalahati po, walang himohim, kalahati po, binigyan po ng streptozocin. Ininjekan po sila ng streptozocin. So at the end of the study, nakita po nila na yung ang body weight and organ po ay nagkaroon ng changes doon sa wala pong streptozocin. Bumaba po doon sa meron pong streptozocin, walang himohim. Pero doon po sa mga nakahimohim, na-suppress o napabagal, napahina yung pagbaba po ng body weight. Nakita rin po dito na doon sa walang himohim, tumaas po yung kanilang fasting blood sugar at yung kanilang oral glucose tolerance test or OGTT, habang doon sa mga nakahimohim ay bumaba po. Nakita rin po nila dito na mababa po yung CD4 count at CD8, samantalang sa may himohim, tumaas po. Ganun din po yung iba't ibang mga immune cells sa katawan, no? Ay, sa katawan ng mga rats na ito, nakita na yung iba po tumaas. Kung anong po yung tumaas dito? Na-improve po doon sa himohim group. So yung pong summary po nito, sinasabi po na yung himohim, ini-improve po yung symptoms ng mga nabigyan po ng streptozocin-induced diabetes. So ito po yung sa pamamagitan ng pag-restore from destroyed beta cells by streptozocin. So nakita po nila, nire-restore po ng himohim. Kahit nasira na, nare-restore pa po nung nag-take ng himohim. Ini-increase po yung blood insulin level. Sa diabetes po, nagko-control ng ating blood sugar ay yung pong level ng ating insulin. So nagde-decrease din po ng blood glucose level at by increasing the insulin, so it improves postprandial glucose. Ano po yung postprandial glucose? Yung pong asukal natin sa dugo pagkaraan ng 2 oras ng pagkain. Iba po ang normal value pag fasting, 100 milligrams per deciliter po ang normal sa fasting blood sugar. Yung 2 hours postprandial po ay 140 milligrams per deciliter. So wag po kayo matakot kung may diabetes kayo, kumuha kayo ng dugo 2 hours after lunch at ito'y nasa 138, wag po kayong matakot, normal pa po 'yun. Matakot na po kayo pag nag-180 at pataas. So, dinidecrease din po niya yung blood sugar, yung pong nasa perfection of body and organs weight from disruption of streptozocin and inhibition of immunological changes. So, sinasabi po dito
Sinasabi po dito sa study na to na nakakatulong po siya sa mga may diabetes. Pero hindi po sinabing gamot siya sa diabetes. Okay po? Tatandaan po natin yan. Ano man po ang gamot na iniinom nyo para sa diabetes, itutuloy nyo kahit kasabay po ng himuhim. Ang doktor po ninyo ang magsasabi kung kailan nyo ihihinto ang inyong gamot sa diabetes. Mapapansin po ninyo, kung nung wala po kayong mga himuhim, matataas ang blood sugars nyo. Nung nag-take kayo ng himuhim, nag-follow up kayo, first 3 months, nakita ng doktor nyo, aba, ba't nag-i-improve ang fasting blood sugar mo? Bakit magandang hemoglobin A1C mo? Hemoglobin A1C po ang blood sugar sa nakaraang 3 buwan. Okay? Every 3 months po, kinokorek yan, na-chine-check yan. So, susunod na 3 buwan ulit, sasabihin, uy, normal na ang iyong hemoglobin A1C, pero yung fasting mo medyo mataas. Okay? So, matutuwa doktor mo. Susunod na 3 buwan, sasabihin, aba, normal na fasting mo. Normal na rin HbA1c mo. Tingnan natin pagkaraan uli ng 3 buwan. So after 3 months, normal pa rin. Ibig sabihin, 6 buwan na na normal ang sugar mo. Maaring babawasan ni doktor ang dosage ng inyong gamot or tatanggalin niya. Okay? Pero ang sinasabi ko sa inyo, huwag ho kayong hihinto sa pag-inom ng inyong mga gamot. Ang sinasabi lang po, nakakatulong ang himuhim. Okay po, maliwanag po tayo doon? Asensya na po kayo, napadaldal ako eh. Ito naman po yung epekto ng himuhim po sa COPD. Kaya nagtatanong ako kanina, sinong naninigarili sa inyo? So, napansin niyo po yung mga kaibigan, kamag-anak ninyo, kapitbahay ninyo, na nakataas po yung balikat. Konting lakad, hingal. Yan po yung mga matagal na nigarilyo at ngayon po, sira ang baga, mayroon pong tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Inaral din po yan ng himuhim. So pinag-aralan po, so ito po'y gumamit, again po, daga din po yung ginamit nila. Ang ginawa naman po dito ay yung pong mga daga in-expose po sa usok na sigarilyo. So, 1 hour per day sa loob po ng 28 days, pinapausukan po sila ng sigarilyo. 8 sticks per day. Sa loob ng isang oras, bubugahan po ng usok yun pong mga daga, no? So, pagdating naman po ng ika-26 day nila, pina-inhale. Binigyan po sa pamamagitan ng inhalant, no, na nilagyan po sila ng lipopolysaccharide. Ito po yung nakakasira po ng mga lining mula sa ilong papunta po sa baga. Okay po? Nakita po nila dito na doon po sa mga, sa conclusion na po tayo, no? Pinatitigil na po ako. So, nakita po dito sa mga nakahimuhim po, malaki po ang tulong na because of the anti-inflammatory effect of himuhim, nawala po, nag-improve po yung mga inflamed, sa mga linings po ng mga daga. So nag-improve po ang lung findings, nag-improve po yung mga may COPD na rats sa pagkakabigay ng himuhim. Marami pa pong studies, pwede nyo po yung basahin, no? Kasi ang isa sa maganda po dito sa himuhim, talaga pong pinag-aaralan. Kaya tayo po na nandito ngayon, hindi matatakot mag-promote hindi po tayo natatakot mag-promote ng food supplement na ito. Okay po? So, ang isang sachet po ng himuhim, yan po, meron po tayo sa harapan, no? Nakakita na po ba kayo? Nakainom na ng himuhim? Okay. Alam niyo po ba iniinom niyo kung anong contents? Hindi. Pambihira kayo. Nainom kayo, hindi niyo nalalaman. Okay.
Yung pong iniinom natin, ito yung matagal ko na tinatanong, ma'am. Nakita ko. So, himo-him extract. Okay? Yung tatlong plant na ito, ang content po ng one sachet ay 10 grams. 10 grams is 10,000 milligrams. Huwag ko kayo matakot. Kumbaga ba, ang pinakamataas na dosage ng gamot, 500 milligrams, ganun din lang din po yan. Yun lang po yung gamit nila, 10 grams. So kung tayo iinom ng dalawang sachet, meron po tayong iniinom na 20 grams of himo-him per day. At ang maganda po dito, zero calories po siya. Ang total calories po niya is 20 kilocalories, pero wala po siyang fats. Ang carbohydrates po niya ay 4.6 grams. Ang sugar po niya 2.5. Lasa niyo naman eh, manamis-namis. Wala po siyang fats. Mayroon po siyang sodium, as in na alat na 3 milligrams. Meron po, wala po siyang protina. Pero lahat po nung mga importanteng vitamina, mayroon siya. Okay po? So, may dagdag po siyang mga vitamina at yun pong lahat ng epekto ng mga halamang ito ay nasa isang sachet po ng himo-him. So, kailan po tayo mag-uumpisa uminom ng himo-him? Pag may sakit na po ba? Okay, hindi po. Kahit walang sakit, lalo na sa pamilya nyo, tandaan nyo po, malapit na pong magunaw ang mundo. Babalik na po ang Panginoon. Okay? Huwag nyo pong itago ang pera nyo. Ibili nyo ng himo-him. Okay? Para, hindi ho kayo magkakasakit. Magkakaroon po kayo ng kalakasan. Ako na pong nagsasabit, nagpapatutuo, dahil sa araw-araw po, hindi naman po ako exempted na walang nararamdaman. Pag wala po tayong naramdaman, dead na ho tayo. Kaya kung kayo po'y nakakaramdam ng mga kirot-kirot, okay lang po. Pero nakakasurvive tayo araw-araw. Okay po? Maraming salamat po. At this point in time, we would like to have a testimony. A couple of them would be sharing their testimonies. We would like to call first Bishop Ianson for his testimony on himo-him. Good morning po, mga ka-atomians. Ako nga po pala si Pastor Bob Ianson ng Pamayanan ng Diyos, Wesleyan Church. Isa po akong biktima last 2021 nung kasagsagan ng Omicron COVID. Nung panahon na yon, ako po ay nabiktima ng isang mabigat na infection sa aking paa. Dahil lang doon sa aming maliit na pusa, di naman niya ako sinasadyang kinakalmot. Umakyat siya. Aakyat sana siya doon sa misa namin dahil ang paa ko naman ay nakapatong doon sa kabilang upuan. Tumalon siya. Tapos gusto niyang pumunta doon sa misa. Dito sa paa ko, dumaan. Kaya lang, nung pagdaan niya, may nararamdaman akong tusok. Hindi naman ako nasaktan. Pakiramdam ko ay katilang. Kaya pinagpag ko lang. Hindi ko pinapansin yon. After 1 week, ay nilalagnat-lagnat ako. Noong mga ilang araw na akong nilalagnat, nagtataka ako bakit bigla akong ginising ng misis ko at ng mga anak ko. Sabi nila, gising ka na. Sabi ko, bakit? Ang sarap ng tulog ko. Hindi, nahirapan kang huminga. Sabi ko, katutulog ko lang, ginising na ninyo ako. Sabi nila, hindi, umaga na. Sabi ko,
Bakit? Anong oras na ba? Sabi nila, 7 o'clock na ng umaga. Akala ko maaga pa lang nung mga time na yon. Sabi ko, maliwanag na nga. Isa lang sa pinagtataka ko, maganda naman ang pakiramdam ko, paghinga ko, nung nagising ako. Isa sa pinagtataka ko, kung bitiwan ako ng misis ko, ay matutumba ako. Parang wala akong lakas. Kaya sabi ko, may problema nga siguro ako. Kaya dinala nila ako sa hospital. At that time, nakasagsagan ng Omicron na virus, ng COVID, walang mga bakante. Dahil sabi nung doon sa hospital, dito sa Quezon City, sabi nila, hindi ka pwedeng i-confine dahil lahat ng kwarto natin may mga COVID. Maliban lang kung pumayag ka na ihalo sa mga COVID. Sabi ko, hindi na. Hindi na lang. Sa bahay na lang ko ako. Kaya noong in-examine yung ang dugo ko, may nakita silang mabigat na infection. Kasi ang nire-resita nila ay matataas na klaseng antibiotic. Nung umuwi kami, nakainom na ako ng antibiotic, kampante lang ako. Pero nung kinabukasan, nung nagising ako, namumula yung paa ko, binti ko, abot na hanggang tuhod. Sabi ko, anong nangyari? Dinala ulit nila ako sa isang malapit sa amin na clinic. Mabuti na lang bukas din yung doktora. Pinakita namin yung laboratory, maging yung mga gamot. Sabi niya, kung maaari pumunta na kayo, ma-confine kayo kasi kailangan mo ma-dextrose at saka doon idadaan yung antibiotic. Hindi na pwede yung iniinom mo na antibiotic. Kaya naghahanap kami ng ang pamilya ko, naghahanap ng clinic o ano pang mga ospital na pwede akong i-confine. Sa awa naman ng Diyos, mayroong isang clinic doon na sabi nila, bawal talaga ang mag-confine ayon sa utos ng DOH noon. Health office natin sa Pilipinas. Kaya hindi ako na-confine, pero may suggestion sila. I-dextrose kita, sabi nung doktor, para mapadaan natin yung antibiotic doon sa dextrose. Pero iuwi mo ang dextrose sa bahay ninyo. Ganun kahirap ang dinanas ko noon. Twice a day, pupunta ako doon, pabalik-balik sa clinic, tapos ay i-injectionan lang. Mabuti na lang may isang nurse doon na naawa sa amin. Sabi niya, ako na lang ang pupunta doon sa bahay ninyo para i-inject yung antibiotic. Hanggang sa yung paa ko na namumula, alam ba ninyo yung bulutong tubig? Maliliit lang yon. Pero sa akin, at that time, parang may tubig na malalapad pa sa palad ko. Puno yung buong paa ko. At sobrang sakit dahil pakiramdam ko binabalatan ang paa ko. Ngayon, sabi nung doktor, mabuti na lang at na-injectionan ka dahil kung hindi, baka aakyat yung infection hanggang dito sa aakyat sa katawan mo, maaaring madadali ka. Kaya huminto yung infection hanggang tuhod ko. Pero noong pumutok na yung mga tubig, yun naman ang matinding sugat ang pumalit na parang mga sitsaron ang paa ko. Iwan ko kung may mayroong video sila si Brother Lawrence. Ngayon, may isa akong kaibigang pastor
dinalaw niya ako nung malaman niyang nagkasakit ako ng ganyan. Sabi niya, take ka ng ano, ng himuhim. Sabi ko, ano ba yung himuhim? Sabi niya, maganda ito. Tapos, magkano ba yan? Siyempre, 4,300. Ang mamahal din ng mga gamot ko, dadagdag doon sa budget. De, sabi ko, saka na lang, Pastor. Pastor din yung kaibigan ko eh. Halos buwan-buwan, dinadalaw niya ako. Nakikita niyong sugat ko. Napakahina ng improvement. Napakabagal. Nandoon pa rin yung sugat. Hanggang umabot na kami ng March, to make short sa story, at 2022, nagwo-worry na rin ako dahil sa kainom ko ng antibiotic. Sabi ko, ano kaya ang mangyayari sa akin? Hindi ko naman pwedeng ihinto ang antibiotic dahil mabigat yung sugat ko. Di sabi niya, sabi ko sa iyo, maghimuhim ka. Di parang na-discouraged na rin ako sa kainom ko ng mga gamot. Tapos sabi niya, iwanan ko itong dalawang box na himuhim. At bahala ka no kung kailan mo bayaran, sabi niya sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa mga dealer na mga makukulit. Dahil ako rin na makulit ding, hindi rin kaagad naniniwala. Kaya nasubukan ko. Sabi niya, mag 3 times, hindi ka 14 days. Sabi niya, yun lang ang binigay niya sa akin. Tapos mag twice, hindi ka. Sorry, doktora ha. yung tina-twice, hindi ko. Pero napakalaking improvement. After 10 days lang, tuyo lahat ang sugat ko. Hanggang nagtuloy-tuloy, hanggang siya ay gumaling, mga 1 month. Sabi ko, nung dinalaw ako ng pastor, bakit kasi ngayon muna ako kinukulit ng husto eh. Mabiro din kasi yon. Kaya sabi ko, kung ako sana ay naniniwala kaagad, sana hindi ko maranasan yung haba ng pagtitiis. Kaya sa biyaya ng Diyos, salamat. At mayroong atomy na binuo ng Diyos, alam ko, kapamaraanan din to ng Panginoon. Na mayroong produktong himuhim na sinasabi ko miracle. Hindi ito itinuturing na gamot, pero nakapagpagaling. Kaya salamat sa Diyos na mayroong himuhim. Hindi lang po yon. Habang ako ay umiinom ng himuhim, o nung una muna, kasi every 3 months or 2 months, ay nagpapa-laboratory ako kasama ng creatinine. Tumataas ang creatinine ko habang umiinom ako noong mga antibiotic. Pero nung nakainom ako ng himuhim, first 1 month, nagpa-laboratory ako, yung creatinine ko na 160 dati, nagiging 137. Second na laboratory ko, nagiging 114. Sunod laboratory ko, nagiging 104 o 105 something, ganon. Kaya napakaganda. At isa pa, dati kasi mataas yung SGPT ko. Isa sa mga iniisip ko, baka sa kainom ko nung mga antibiotic, baka lalong tumaas yung SGPT ko, yung sa liver. Kaya lately, nitong 2023, sabi ko, Dok, pakisama sa SGPT ko. Pero, napakabuti ng Diyos, mataas dati, nagiging normal uli ang ating SGPT. Kaya dalangin ko sa Panginoon, nawa ay lalong pagpalain ng Diyos ang company na Atomy, ang himuhim, nawa ay gamitin niya
lalo pa niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan upang sa pamamagitan ng himuhim o iba pang produkto ng atomi ay mapaparangalan ang Diyos. Kaya purihin ang Diyos. Anti-cancer functional foods, which are made of the components extracted from natural crude medicines, is expected to be developed for the first time in our country and to be put on the market as early as this month. These foods, called hemoheme and hepaton, play the functions of preventing the damage of living bodies and promoting hematogenesis, immunity, and the regeneration of living tissues. In order to prove such effects, the cancer cells were injected into mice. In the left mouse, cancer cells continue to be transmitted, whereas in the right mouse, into which the functional foods were injected, the effect for controlling cancer cells occurred. These two functional foods developed this time extracted their components from our traditional oriental medicines, including Angelica gigas nakai. The method was to create the new complex materials by combining the natural crude medicines with biotechnology and radiation technology. Each component was separated, so each effect was tested. And then, in order to maximize each effect, the components were reorganized again. The previous natural physiology activation materials were limited in anti-cancer effects and were strong in toxicity, whereas the anti-cancer functional foods enhance their effects and eliminate their toxicity by synthesizing various components. These anti-cancer functional foods is expected to be put on the market in month in parallel with the clinical test in Korea Atomic Energy Hospital.
The new biochemical complex, which greatly enhanced the immune power of cancer patients, was developed by our domestic research team. According to the results of a clinical test, the recovery of leukocyte was enhanced and the side effect of cancer treatment was largely eliminated. Hemoheme, the natural crude medicine material, which was made by mixing natural crude medicines. Through executing the intensive analysis on about 30 types of natural crude medicines, Korea Atomic Energy Research Institute produced this natural crude materials by recompounding Angelica gigas nakai. These natural crude medicines include sulfur oxides activating the immunity and promoting hematogenesis function. So this research team developed immunity-increasing materials by recomposing these components. Because the investigated materials promote the functions of immunity and hematogenesis, the sulfur oxides prevent the damage of normal tissues by radiation or anti-cancer medicines. According to the results of clinical experiments in Korea Atomic Energy Hospital, the new natural crude medicine materials enhance the immunity power of cancer patients largely. After 15 patients of breast cancer and uterine cancer each took the new natural crude medicine materials, all their recovery speeds increased by 60%. Especially this natural crude medicine complex could decrease the side effects according to cancer treatments, including inflammation or mimesis. Though the cancer patients had suffered difficulties due to decreased strength owing to their cancer treatment, about 80% of the patients taking this natural crude medicine complex answered that this was helpful for the increase of their strength. The cancer is a typical disease which threatens the life of contemporary people. The three major cancer treatment methods are surgical operation, anti-cancer medicine, and radiation treatment. However, in case of terminal cancers, the rate of perfect cure is only about 20%, even though the up-to-date advanced contemporary medical science regards the cancer as an incurable disease. In order to solve the incurable diseases of contemporary medical science, the new attempts to find their solutions in the reinforcement of immunity power is arousing our interest freshly. Among these attempts, the immunity research and development of educational industrial complex is continuing to produce their competitive research results. Our medical field challenges the immunity treatment without side effects through bold investment and continuous research. The program Amunjung Mosaic will identify such change of our medical field in detail. Korea Atomic Energy Research Institute, located in Daedok Research Complex, is the only domestic atomic energy synthetic expert institution in which the development of new medicines is promoting actively. Here is progressing the scientific research on cancer treatment based on the up-to-date advanced technological power. Dr. Jo Song-ji is the very person who has led such research and radiation food biotechnology research team. In order to solve the question, how can we prevent the side effects according to the cancer treatment? He has concluded to execute from the component analysis of many natural crude medicines to animal experiment during the previous 5 years. As generally, radiation or anti-cancer medicine is used in order to cure the cancer, their side effects are that the immunity modulation system cells are damaged and the regeneration tissues are damaged. For example, as such side effects, their hair falls out, or they feel nausea, or they have difficulty in taking a meal. So our research team started our research in order to develop such materials as can protect the normal tissues and promote the recovery by using the food materials without